Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang hapon. Yes, salamat sa Panginoon. Tayo ay pinagtagumpay ng Diyos at tayo ay nandito ngayon sa kanyang bahay-sambahan. Amen. Ang Diyos ay mayroong magandang plano sa buhay natin. Ang Diyos ay gusto niya na tayo ay gawing pagpapala. Sino ba sa inyo dito ang gusto niya na ang buhay niya ay maging pagpapala para sa iba? Amen. Dahil isa yun sa isang level ng Christianity na pag nagpe-pray tayo, hindi lamang, Lord, bless me, bless me. Sa halip, ang prayer natin, Lord, gawin mo naman akong pagpapala sa ibang tao. Amen po? Yun ang sign ng isang nagmamature na Christian na tayo ay, ang prayer natin ay hindi na tayo selfish prayer. Ang buhay natin ay hindi na sa atin, pang sarili natin. Ang plano natin ay hindi na para sa atin. Higit sa lahat, ang pagpapala ng Diyos ay hindi na lang para sa atin. Gusto natin itong maihayag o maishare sa iba. Amen po? Yun ang isang buhay na isang fulfilled life at meaningful life. Ng buhay mo ay kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon at ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng buhay. Kaya siya ay patuloy na nagtuturo sa atin ng mga salita niya na magtutuwid o magbibigay ng kaliwanagan sa ating buhay upang ang buhay natin ay magamit natin ng may katalinuhan. Amen. Pag ang buhay natin ay hindi natin nagamit ng may katalinuhan, maraming tayong desisyon na tayo napapahamak. At mayroon tayong mga nakikita, mga buhay na nasasayang, na bata pa, nasa kulungan na, bata pa, sira na ang kanyang isip dahil sa drugs. Parang wala ng sense of purpose. Amen po. Kaya ang Panginoon, siya ay patuloy na nagtuturo sa atin ng mga bagay na higit na mahalaga sa buhay natin. Amen. Kaya nung si Lord Jesus Christ ay bago siya yung huling kanilang hapunan, bago siya ipako sa krus, nung gabing yon, nagbigay siya ng tagubilin sa kanyang mga alagad. Ito'y katulad ng isang ama na aalis at may iwan yung kanyang mga anak. Di ba, binibigyan natin ito ng tagubilin? O, huwag kayong mag-aaway. Yung si bunso, aalagaan niyo mabuti. Tama? So, si Lord Jesus, nung gabi na yon na siya bago ipagkanuno, siya nag-iwan ng kanyang uto sa kanyang mga alagad. At yun ay sinabi niya sa John chapter 13. Sabi ng Panginoon sa Kristo, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Yan ay 34, nung binasa ko siya pataas kanina, nakita ko na yung senaryo na yun bago binigay ni Jesus Christ, yung salitang yan, yung kanyang utos na yan, yung kanyang tagubilin na yan, yan yung gabi na isa ay maghuhudas, si Judas. Siya yung magkakanuno. So meaning, magkakaroon ng hindi magandang epekto sa isang relationship kapag walang love. Amen. Tama po? Kaya, question, bakit iniwan ni Jesus Christ ang salitang ito na isang bagong utos na binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo? Alam niyo kung bakit? Kapag hindi natin unawa ang love na itinuturo ng Panginoon Kristo, marami tayong nasasaktang tao. Nagkakasakitan tayo sa isa't isa. Tama po ba yun? Kaya ang love, katulad ng ating series, ito'y tinawag natin na the misunderstood commandment. Misunderstood. Hindi natin ito naunawaan. In a sense na iniisip natin, hindi ko na kailangan ng lesson na yan. Ako ay loving. Ako'y mapagmahal na akong tao. Pastor, hindi ko na yan kailangan. Yung katabi ko, siguro, kailangan niya yan. Amen? Hindi natin unawa ang word na love. Actually, pag may mga foreign artists na pumupunta sa Pilipinas, at kapag sila'y nakapag-Tagalog na sinasabing, mahal ko kayo. Ang mga Pilipino, maraming Pilipino, iirita, tuntunan, palakpakan sila. Yeah. Yung iba naiiyak, yung iba hinihimatay. Dahil lamang mahal ko kayo. Pero ano ba talaga ang meaning? Totoo ba talagang mahal tayo ng mga taong yon? Yun ba talaga ang meaning ng love? Amen? Kaya ito ay misunderstood dahil may mga tayo miniisip natin na gano'n na tayo, loving na tayo. Amen po. Kaya ito ay pinaunawa sa atin ni Lord Jesus Christ at tayo nasa series ng lesson ng pagkaalam ng tunay na kahulugan ng love. Dahil pag hindi natin ito naunawaan, tayo nagkakasakitan sa isa't isa.
Marami tayo nagiging biktima. At kalimitan, nagiging biktima natin, mga taong malapit sa atin o kalapit natin. Maaaring ito ay asawa mo, maaaring ito ay anak mo. Dahil hindi natin alam ang tunay na pag-ibig, nasasaktan natin sila sa salita. Hindi man sa salita, pero may mga pagkakataon, dinededma natin sila, hindi natin sila pinapansin. That's unloving. That's not love. Amen. Kaya nakita natin yan sa una, 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Sabi niya dito, love is patient. Yan ang una nating lesson. Love is patient. Ang patient ay mahaba ang fuse. Matagal kumulo, parang tubig. So may marami pagkakataon, hindi talaga tayo patient pagdating sa mga mahal natin sa buhay. Wala tayong tiyaga sa kanila. Amen. Madali tayong mapikon. Tama po ba yun? At may mga pagkakataon, pagka nagkaroon tayo ng problema sa trabaho, uminit yung ulo natin pagkatapos pag-uwi natin sa bahay, damay ang misis, damay ang anak, nasisigawa, nasisipa ang pusa, natatadya ka ng aso. Love is patient. Sino sa inyong aamin na siya'y madaling mapikon? Marami sa 5 o'clock, mababait. Amen. Marami ang mababait, pero marami ang honest. Mga nagtaas ng kamay. They are honest. Amen po. Ako ay dalawang kamay. Kaya itinuturo sa atin ng Diyos, love is patient. Ang patient, tayo maging matiyaga. Paano tayo magiging patient sa mga tao? Love from the heart. Tingnan natin kung paano ang Diyos naging matiyaga sa atin. Si Lord matiyaga sa akin. Dahil ako hindi perfect. I'm sure wala pa dito sa inyo ang perfect. Meron na ba dito ang perfect? Palit na tayo. Dito ka na. Wala pa, di ba? Pero ang Diyos, napakatiyaga niya. Iniintay niya tayo na magbago unti-unti. May mga pagkakataon, humihingi tayo ng tawad sa ating nagawang pagkakasala. Pagkatapos, after 2 to 3 days, nagawa na naman natin. Pero ang Diyos, siya'y mapagpasensya. Amen. Kaya sabi ni Jesus, kung paano inibig ko kayo, ganun kayo mag-ibigan. Kung paano kayo maging mapagpasensya sa inyo, ganun tayo magpasensyahan. Amen. So, pangalawa, love is kind. Love is kind. Ang kindness, yun yung ibig ko sabihin kanina na marami mga tao inakala na sila ako naman yung mabait. Pero nakita natin sa lesson natin, doon sa Good Samaritan, meron tatlong attitude ang mga tao pagdating sa kindness. Una, paiwas. Nakita ng pariseo na meron taong binugbog, halos patay na ng iwan. Nung makita niya yon, siya'y lumihis ng landas. Amen. Pangalawa, yung levita. Yung levita naman, nilapitan niya yon, pero nung nakita niya, nagtuloy-tuloy din sa kanyang lakad. So maraming pagkakataon sa buhay natin na i-apply natin yung ganitong klase ng attitude. Curious tayo, pero wala talaga tayong heart na tumulong. Amen? Pag meron tayong nakita sa FB na friend natin na nag-post, feeling depressed, napakadaming comments. Okay? Pero marami sa kanila, mga abangers. Anong isipin ng abangers? Nag-aabang lang talaga sila kung nag-suicide na ba, ano ba nangyari. Pero wala silang heart na mangumusta. Okay, maaaring may kukumusta. Anong nangyari? Bakit ganyan ang post mo? Pero wala talaga silang heart na tumulong o ipag-pray man lang, i-counsel man lang. Amen. So sa bahay, na i-apply natin yan dahil sasabihin ng mister sa misis niya, sasabihin ni misis, sakit ang ulo ko, pagod na pagod ako sa trabaho. Sasabihin ni mister, talaga bang masakit ang ulo mo? Parang concern, di ba? Oo, masakit eh. Tawagin mo yung anak mo, ipamasahin mo sa kanya. So yun ba ang kindness? Hindi. Ang kindness, yun na meron ka talagang sympathy, meron kang heart, and then meron kang action na gagawin. Amen. At ang isa sa pumapatay sa kindness, yung pagiging busy natin. Wala tayong attention sa ating mga focus, attention sa ating mga anak. Bago mo namalayan, addict na yung anak mo. Tama. Bago mo namalayan, bagsak na siya sa school. Hindi na siya pumapasok. Bago mo namalayan ng misis mo o mister mo, punong-puno na ng sama ng loob at ready ka ng iwan. Tama mga kapatid.
So, doon sa mga binanggit ko, sa pagiging loving, sa 1 to 5, nasa na tayo dito? Meron ba makakapagtaas ng kanya na nasa 4 na siya? Or 5? Amen. O, aamin na, Pastor, number 1. Nandun pa lang tayo. Amen, mga kapatid. Now, sumunod, love does not envy. Ang envy ang isa sa pinaka-delikadong pakiramdam. Inggit. Dahil ang envy, napakarami niyang dalang kasalanan. Because of envy, because of inggit, alam niyo ba ang love at saka envy, hindi pwedeng magsama? Hindi mo pwedeng ibigin ang isang tao at the same time na iinggit ka sa kanya? Dahil sa envy, ang inggit ay maraming dalang kasalanan. Halimbawa, gossip, paninirang puri, pagchichismis. Dahil naiinggit ka sa taong yon, siya ay ina-appreciate ng kapitbahay mo. Alam mo yung kapitbahay natin yan? Sexy. Dahil sa inggit ka, sabi mo, sexy nga. Dami namang kuto. Di ba? Dahil sa envy, marami tayong nagiging kahit murder. Dahil sa envy, sa posisyon, inggit sa posisyon, papatay, inggit sa kanyang classmate na yung kanyang pangarap, mas naaabot ng kanyang classmate. Yung mga lugar na gusto niyang puntahan, mas napupuntahan ng kanyang classmate. Sabi, andun na naman sila sa Boracay. Ako, kung hindi ko pa alam, puro credit card yan, utang. Amen. Because of envy. Now, ang solusyon ng Diyos sa envy, ibinigay sa atin ng Diyos. Number one, do not compare. Huwag natin ikumpara yung, una, physical, tayo mismo, tao na, pagkatao natin. Dahil ang Diyos, nilikha niya tayo, iba-iba. Meron tayong kanikanyang beauty. Amen po. Maaring hindi nga matangos ang ilong mo, pero maganda naman ang mata mo. Okay? Maaring hindi nga ganun kaganda yung mata mo, pero ang lips mo naman ay napakaganda ng iyong lips, ang ganda ng iyong ngipin. Amen po. Maaring hindi ka nga ganun kayaman, pero ang pamilya mo naman ay masasaya naman kayo. Kahit ang ulam nyo ay tuyo, na ang sausawan nyo ay litsyong manok, masaya kayo. Masaya kayong kumakain, kahit na hindi kayo ganun kayaman, pero masaya. Amen po. So, do not compare. Ang Diyos ay meron siyang iba't ibang pagkakalikha sa atin. Kahit sa ministry, iba-iba ang pagkakatawag ng bawat isa sa atin. Kahit sa pagkita ng pera, iba-iba ang binigay ng Diyos sa ating talento para kumita ng pera. Pero ang point, lahat tayo meron. So, hindi makatwira na tayo makipagkumpara sa iba. Amen. Pangalawa, sa halip na tayo magkumpara, count your blessing. Amen po. Ang daming pagpapala ang Diyos sa pwede mong mabilang. Nakakahinga ka ng maluwag. Yes, ikaw ay blessed. Amen po. Nakakita ka ng maayos. Ikaw ay blessed. Dahil maraming tao ang nagdi-desire na makakita sila. Sabi nga nila, paano may paliliwanag sa bulag ang kulay puti? Okay. Joke lang yun. Sige, paliwanag mo sa bulag yung puti. Yung hindi pa siya nakakita talaga. Okay? Di ba hindi? Pero tayo, na-enjoy natin yung bawat kulay, bawat magagandang tanawin. Amen? Na-enjoy natin yung ating pang-amoy. Naaamoy natin yung mga mababango, yung mga pagkaing masasarap, yung mga bulaklak. Na-enjoy natin. So marami tayong blessing na na-enjoy natin sa buhay natin. So count your blessing. Bilangin natin ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay generous God. Huwag tayong mainggit sa mga taong binibless ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil ang Diyos ay mapagbigay na Diyos, maring dumating din ang time, ikaw naman ang pagpalain niya. Malaki ang pananampalataya ko na ang bawat isa sa inyo may nakalaan ng Diyos na blessing. So, relax lang. Amen? Huwag tayong mainggit. Relax lang. Dahil pag tayo naiinggit, nagdududa tayo sa kagandahang loob ng Diyos. Parang ang Diyos ay may favoritism. Walang favoritism ang Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
Kaya, relax ka lang. Dadating din ang time, ibibless ka ni Lord. Amen po. At itong susunod na topic natin, love does not boast. Ito yung babantayan mo pag binless ka na ni Lord. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, nakaabang ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Pero merong warning sa atin ng Diyos. Love does not boast. Amen. Ano ba yung boast? Yan ba yung sinasakyan natin papuntang Baclaran? Yan ba yung boast? Okay. Boasting, a statement in which you express too much pride in yourself, in something you have, yung anong meron ka, material, position, or have done, yung mga accomplishment. Hindi daw yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi siya yung masyadong nagiging prideful sa kanyang kung sino siya. Okay? Sabihin mo, ako pinakamaganda dito. Hindi yon. Ako ang may pinakamagandang bahay. Ang bahay ko ay sintaas ng Velamart. Okay? Hindi yon. Hindi yun ang love. At mamaya makikita natin na merong hindi magandang epekto pag ang isang tao ay boastful. Amen po mga kapatid. Meron akong ikuwento sa inyo dalawang tao na example sa Bible na makikita natin yung negative at saka yung negative side nung pag tayo ay boastful at saka yung positive side kapag tayo ay humble. Ready na ba kayo? Ay, ayaw nyo? Ready na ba kayo mga kapatid? Okay, ito yung nangyari sa Lumang Tipan nung panahon noon na ang Israel ay matigas ang ulo nila. Sila'y mahilig sumamba sa Diyos-Diyosan, bagamat kilala nila ang tunay na Diyos. So, inalaw ng Diyos na sila'y mabihag ng Persia. Okay? So, may mga Israelita na naging alipin sa bansang Persia at may mga taong napatira dun sa lugar na yon. Okay? Sa isang pagkakataon, itong hari ng Persia ay isang hari na ito'y napakaraming kayamanan. Dumating ang isang araw na nagkaroon siya ng piging upang ipagmalaki niya yung kanyang mga madaming kayamanan, mga ari-arian, mga accomplishment niya. At sabi sa Bible, ang iniuman nila ng alak ay tunay na ginto, pure gold. At pagkatapos, for 180 days, nagkaroon sila ng malaking piging. So, matinding handaan talaga yun. Napakayaman. Invited yung mga iba't ibang lalawigan na sakop niya. At pagkatapos nung araw na yon, meron nagtalaga naman siya ng 7 days na feast para naman sa kanyang lugar. Mismo sa kanyang lugar. At pagkatapos, inimbitahan niya yung kanyang reyna. Sabi nung hari, sabi niya, ipatawag mo yung aking reyna, bihisan siya ng magandang damit. At pagkatapos, si Reyna Vasti ang pangalan. Pagkatapos, isuot mo yung kanyang korona, ipakikilala ko siya sa mga tauhan, yung kanyang kagandahan. Pakikita ko sa kanila. So, si Reyna Vasti, yung imbitasyon ng hari na kanyang mister, tinanggihan niya. Hindi siya pumunta. Nag-alala ngayon yung hari. Pinatawag niya yung kanyang mga tagapayo. Kinuwento niya yung ginawa sa kanya ni Reyna Vasti. Ako'y tinanggihan ng aking misis. Sabi ng mga, anong gagawin ko? Sabi ng mga tagapayo niya, ay, mahal na hari, hindi po maganda ang ginawa ng inyong asawa ni Reyna Vasti. Pag nalaman po yan ng mga kababaihan dito sa lugar natin, mawawala sila ng respeto sa kanika nilang mga asawa. Sasabihin nila, hindi nga sumunod yung Reyna sa hari eh. Okay? Sabi ng hari, anong gagawin natin? Magpatawag kayo ng maraming kababaihan mga dalaga. Okay? At palitan natin ang misis nyo. Ha, mga misis, binabalaan ko kayo. Okay. So eto, may mga Hudyo na naging napatira doon sa lugar na yon kung saan sakop ng hari, meron doon isang lalaki na ang pangalan ay Mardukyo o Mordecai sa English, na meron siyang pamangkin o pinsan na si Esther. Dalaga si Esther, maganda. So, ang ginawa ni Mordecai, sinama niya yung kanyang pinsan doon sa mga dalaga na pipiliin ng hari. Okay? So, para sila ay, bago sila humarap sa hari, 6 months silang paliliguan ng
pabango. Wow. 6 months silang paliliguan ng gatas. 6 months. Ay di, ang kutis nun talaga namang malambot na. Makinis. Okay? So mga girls, 6 months. Sa madaling salita, napili si Esther. Napili siya dahil siya'y maganda at meron siyang godly favor. Sinabi sa Bible, meron siyang godly favor, kaya siyang napili. So siya naging reyna, tinanggal na si Vashti, at pagkatapos si Mordecai, so nandun siya lagi sa may pintuan ng palasyo. Okay. Isang pagkakataon, si Mordecai, sa Esther chapter 2, verse 21 hanggang 23, isang araw, samantalang nasa patio ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang dalawang yunukong bantay. Sila'y sina Bigtan at Teres, galit sila sa hari at balak nilang patayin ito. Next, nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraan upang makausap si Reyna Esther. At sinabi niya rito, ang kanyang narinig, merong dalawang alalay ang hari na galit sa kanya. Pinagpaplano siyang patayin. Okay? Nang marinig ito ni Esther, sinabi naman niya ito sa hari, pati ang tungkol sa kanyang uncle o sa kanyang pinsan. Ipinasiyasat ito ng hari at napatunayang totoo. Kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres at ang pangyayaring ito itinala sa aklat ng kasaysayan ng hari. Doon natapos yung chapter 2. Imagine, napakalaking accomplishment ang nagawa nitong si Mordecai. Nailigtas mo ang hari sa isang planong assassination? Sa isang planong ito'y maaring ambush? Di ba napakalaking accomplishment? Kung tayo yon, naisave mo yung hari, malamang yung nag-selfie kayong dalawa. Sir, nailigtas kita ha? Pwede bang selfie naman tayong dalawa? Click, tapos ipopost mo yun sa Facebook. At marami mo ka-congratulate, congratulations, wow, ang galing mo. Pero sabi sa salita ng Diyos, ang pangyayaring ito'y itinala sa aklat ng kasaysayan ng hari. Doon na natapos. Amen. So, hindi siya yung tao na, ano ba naman yan? Hindi man lang ako nirecognize. Wala man lang bang balato? Amen. So, ganito yon mga kapatid. May nagsabi, sabi niya, that the biggest challenge of every success is to shut up in it. Ang pinakamalaking challenge daw sa katagumpay ng isang tao, yung matuto siyang hindi ito ipagsabi. Amen po. Sa panahon natin ngayon, pumasa lang sa exam, nakatarpulin. Di ba? Ang pinakamatindi nakita ko sa Facebook, pumasa lamang doon sa test, sa driving test, nakatarpulin pa rin. Nakita niyo ba yun? Pero si Mordecai, hindi siya ganun. Sa isang dako, yung isang tao naman na binabanggit ko sa inyo, sa chapter 3, verse 1, basahin natin. Okay lang ba sa inyo? Basahin natin. Amen. Total, wala naman kayong choice. Dala sa church na kayo. Sarado na yung gate doon. May guard pa tayo sa labas. Okay, chapter 3, verse 1. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ng hari ng Aswero ng tungkulin si Haman. Meron naman binabagit na isang tao si Haman. Ipinosisyon siya, pinromote siya. Hindi binanggit ko ano ang kanyang accomplishment. Basta siya ipinromote siya ng hari. Na anak ni Hamadeta, isang Agageo, nakakakatuwang twister, tongue twister itong mga. Ginawa siyang itong pinunong ministro. Lahat ng tauhan sa patio ng palasyo ay yumuyukod at nagbibigay galang kay Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi man lamang yumuyukod. Tinanong siya ng mga tauhan sa patio, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw niyang makinig. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman. Para tingnan kung ano ang gagawin ni Mordecai pagkatapos, sapagkat sinasabi niyang siya'y Hudyo. Sabi mga Hudyo, alam nila yon na huwag kang magbabow down sa tao o sa mga Diyos-Diyosan. Okay? So meron siyang stand.
Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga nagbibigay galang sa kanya si Mardukeo, sumilakbo ang kanyang galit. So, yung pride niya, antindi. Yung promotion na binigay sa kanya ng tao, unti-unti na siyang nalulula doon, siya'y nalululong sa kanyang pride. At pagkatapos, hindi niya matake na may mga taong hindi rumirespeto sa kanya. That's boastful. Amen? That's pride. That's being proud. Nang mapatunay ni Haman na hindi nga nagbibigay galang sa kanya si Mardukeo, sumilakbo ang kanyang galit. Lalo siyang nagalit nang malaman niyang Hudyo si Mardukeo. Sa palagay niya, hindi siya masisiyahan kung si Mardukeo lang ang kanyang ipapapatay. Kaya umisip siya ng paraan upang maipapatay ang lahat ng Hudyong sakop. Pati mga kababayan niya gusto niyang patayin. Hindi lamang si Mardukeo. Because of pride, gusto niya nang pumatay, gusto niya nang galit na galit siya. Amen po. Napaka prideful na tao. Sabi ng Proverbs chapter 27 verse 21 sa New Living Translation, English. Fire tests the purity of silver and gold, but the person is tested by being praised. Nasusubok ang puso ng tao kapag ikaw ay pinupuri. Kung tinatanggap mo yung papuri na yon, na hindi na to God be the glory. Amen. At because of pride, because of pagiging boastful, imagine hindi siya makapag-take ng, hindi niya kayang, wala siya man lang patience na, o hindi niya mapalampas. Di ba? May mga tao na ganon. Because of pride, because of accomplishment, sasabihin nila, yan lang ba ang kaya mong gawin? Saan ka ba nakatira? Sa pabahay po. Alam ko na mga kasama mo doon. Amen. Yan ba sasakyan mo? Second hand. Amen po mga kapatid. So yun ay hindi love. Bakit hindi siya love? Because kaya hindi love ang boast. Love does not boast. Kaya hindi siya love dahil sa ating pagiging boastful, marami tayong nasasaktang tao sa pamagitan ng ating salita. Marami tayong nasasaktang tao dahil sa ating gesture. Amen. Saka ba bumili ng damit? Yung damit mo mukhang divisoria, no? Divisoria yan. Di ba? Tama po. Gusto nyo palakasin ko loob nyo? Natin ang loob natin. Dahil nabili din naman ako sa divisoria. Si Bembol Rocco, meron siyang isang natatandaan ako na patalastas. San Miguel Beer. Parang ganun eh, no? Nasa party sila. Siyempre, Bembol Rocco, di kalbo, no? Tapos nakamaong siya, tapos puting t-shirt. Sabi ng mga tropa niya, Bembol, hindi na uso ang maong sa party. Sabi ni Bembol, pare, nasa nagdadala lang yan. Okay? Hindi kayo masaya doon. Kaya, pulaan man nila yung damit mo, sabihin mo sa kanila, nasa nagdadala yan. Kahit branded yan, hindi naman bagay sa'yo. Di ba? Nasa nagdadala yan. Okay ba yun? So, pero yung pagiging proud ng mga tao, maraming nasasaktan ng mga tao, maraming napapahiyang mga tao, maraming tayong sa isipan natin, pinapatay na natin yung pagkatao nila at ang Diyos ay hindi nalulugod doon. Amen po mga kapatid. Now, dito sa patuloy ng istorya, dito sa chapter 5, okay. So nung nalaman ni Esther, ni Mordecai, na ipapapatay ni Haman, okay, yung mga kalahi nila, pinaplano niyang patayin. Dahil siya lulang-lula sa kanyang posisyon. Nalaman niya yun. So, ang ginawa niya, kinontak niya si Esther. Gumawa siya ng paraan. Sabi niya, si Haman, gusto tayong lipulin. So, ang ginawa ni Esther, sabi niya, ipag-pray niyo ako. Mag-fasting kayo. Sabi niyo yung mga kasamahan nating Hudyo, mag-fasting sila. Ako, yung aking mga alila, magpa-fasting din kami, magpe-pray kami. Pagkatapos, haharap ako sa hari. Humarap siya sa hari, isang pagkakataon,
Pagkatapos, sinabi ng hari sa kanya, ano ba ang gusto mong hingin sa akin? Sabi niya, hindi ko muna po sasabihin sa inyo ngayon. Okay? Pwede po bang ang kahilingan ko sa inyo ay bukas umatin kayo ng party ko ni Haman at saka kayo pong mahal na hari? Okay, sige, pagbibigyan kita. Pagdating ng chapter 5, verse 9 hanggang 14, nang araw na yon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman. Ngunit sumilakbo na naman ang kanyang galit nang madaan siya, madaanan niya si Mardukeo sa may pintuan papasok sa palasyo, hindi naman lamang yan, siya niyukuran man lang. Gayon man, nagpigil siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya si Zeres, ang kanyang asawa at ang kanyang mga kaibigan. Pinagmalaki niya. Ibig sabihin, sa ibang version, pinagmalaki niya, pinararangalan niya. Ipinagmamalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, mga anak, ang pagkataas sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas na pinuno ng agawad ng palasyo. So meaning, itong taong ito, sobrang lasing na lasing sa kanyang katanyagan, sa kanyang nakakamtan, pinagmamalaki niya. Aking mga anak, tapos lahat. Amen. Merong mga nanay na sinasabi ang anak ko ay, pare, pag dumadating ang mga tao, sinasabi nila, Father. Wow, tindi. Sabi naman ng isa, ang anak ko ay bishop. Pag dumadating siya, sabi ng mga tao sa kanila, His Grace. Sabi ng isang nanay, ang anak ko ay kardinal. Pag dumadating siya, sabi ng mga tao, His Eminence. Sabi naman isang nanay, ang aking anak ay 6'3", malapad ang balikat, may abs, maganda magdala ng damit, poging-pogi. Pag dumadating siya, sabi ng mga babae, Oh my God! Yeah. Siya, pati kanyang mga anak, pinagmamalaki niya, lahat ng kanyang ari-arian, pinagyayabang niya, pati kanyang posisyon. Alam niyo, hindi natin dapat ipagmalaki yung kung ano man ang meron tayo. Sa Diyos, lahat ang galing yan. Amen. Sabi ng Psalms 75, verse 6, sa New King James Version, Psalms 75, verse 6, For exaltation, ano ba exaltation? Pwedeng promotion. Promotion. Exaltation. Blessing ni Lord. For exaltation comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He puts down one and exalts another. Ibig sabihin, kaya meron tayo na natatanggap na promotion, pagpapala. Hindi yan galing kung saan-saan. Galing yan kay Lord. Amen. So, paano natin hinahandle yung mga blessing na binibigyan ng Diyos sa atin? Doon natitest ang ating puso. Amen po? So dito natin nakikita na yung dalawang klase ng tao. Pero alam nyo, isang bagay ang totoo. Hindi natutulog ang Diyos. Amen. Kahit ipinagmamalaki ni Haman kung anong meron siya, hindi natutulog ang Diyos. Pagdating ng chapter 6, verse 1, isang gabi, hindi makatulog si Haring Aswero, yung hari, hindi makatulog. Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mardukeo sa masasamang balak niya nila Biktan at ni Teres na patayin si Haring Aswero. So, hindi natutulog si Lord. Bagamat hindi nakikita ng mga tao ang ginagawa mong mabuti, okay? Relax ka lang kung hindi ka man ma-acknowledge, hindi ka man palakpakan ng mga tao, hindi ka man nila purihin, hindi ka man nila pasalamatan. Isang bagay ang totoo, ang Diyos hindi natutulog. Dadating ang time, paparangalan ka ni Lord. Dahil dito, itinanong ng hari, anong gantimpala o parangal ang ginawa kay Mardukeo? Dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin. Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Tapos sabi niya, sino yung pumapasok sa bulwagan? May taong parating. Sino yan? Paibang tanong ng hari. Noon ay pumapasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa haring yari na ang pagbibitayan kay Mardukeo. So meron siyang masamang plano.
Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po, sinabi ng hari, palapitin niyo. Lapit ka dito. Lumapit nga si Haman, tinanong sa kanya ng hari, ano ang mainam na gawin sa sinumang ibig parangalan ng hari? Sa sobrang yabang nito, akala ni Haman, siya ang tinutukoy ng hari. So ang ginawa niya, kaya sabi niya, ako yon. Alam niyo yung mga taong boastful, masyado silang self-centered. Lagi nilang iniisip na, ako dapat yon. Akin dapat yon. Amen? Ako dapat ang nandyan. Sa akin dapat yan. Itong sabi niya, ipakuha po ninyo ang damit ninyong isinuot at kabayong sinakyan nung kay nag-o-taking. Okay? Di ba? Pag nag-o-taking ang presidente, the best sa mga damit niya. Hindi yan pasasakayin sa tricycle. Yun ay mga limousine, yun ay mga gandang sasakyan. Ipakuha po niyo yung damit na yon. Pagkatapos, pati ang kabayong sinasakyan upang siya bilang putungan ng kayo ay inaugurate o kayo ay nanumpa. Imagine, pati ba naman damit ng hari at sasakyan ng hari. Gusto pa rin niya yon. Gusto na talaga niyang parang maging hari. Siya na ang kilalanin. Amen. Next. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Kukuha pa ng magsusuot sa kanya. Hindi yung siya nalambaga magsuot, no? Pwede naman yun, di ba? Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang sinisigaw, ito ang lalaking pinararangalan ng hari. Woo! Sikat! Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo aking damit, ang aking kabayo, lahat ng sinabi mo, ang gawin mo kay Mordokeo, hudyong nakaupo sa pintuan ng palasyo. Amen. Si Lord ay hindi natutulog. Nadating ang time. Maraming tao hindi makaintay ng kanyang time na siya iangat ng Diyos. Pilit inaangat ang kanyang sarili. Amen po. Sabi ng Proverbs 27, verse 1, huwag ipaghahambog ang araw ng bukas pagkat hindi mo alam kung anong magaganap. Verse 2, bayaan mong iba ang pumuri sa iyo. At ang bangko mo, huwag mong buhatin ng sarili. Huwag mong magbuhat ng sariling bangko. Huwag tayo magbuhat ng sariling bangko. Amen? Sabi sa English version, sabi diyan, let another man praise you. Huwag nating i-exalt ang ating sarili. Amen po? And not your own mouth, a stranger, hayaan mo ibang tao. And not your own lips. Amen. Okay, balik tayo doon sa istorya. Kinuha ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari, binhisa niya si Mardukeo, isinakay sa kabayo at nilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang narito ang lalaking pinararangalan ng hari. Pagkatapos ng parada, si Mardukeo nagbalik sa pintuan ng palasyo. Imagine si Mardukeo. Hindi siya naghangad ng posisyon. Sir, bay, buhay mo naman ang iniligtas ko. Baka naman pwedeng i-appoint mo naman ako na dyan sa loob. Lagi na lang ako sa pintuan eh. Pero siya, nanatili siya doon sa kanyang posisyon. Nagmamadali namang umuwi si Haman. Nanangis. Nakatalokbong siya. Hinghiya sa sama ng loob. So dito, nakita natin, hindi natutuwa si Lord sa ganun. Sa halip, yung mga nagpapakumbaba, inaangat niya. Inaangat ng Diyos. Pagdating ng chapter 7, okay, tingnan niyo po ang nangyari kay Haman. Verse 1 to 10. Si Haring Aswero at si Haman ay dumalo sa ikalawang piging ni Reyna Esther. Ito na, yung inimbitahan siya. Samantala sila nagiinuman, tinanong ng hari, Reyna Esther, ano ba ang hinihiling mo? Sabihin mo't ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking ari-arian. Verse 3, sumagot si Reyna Esther, kung ako'y nakalulugod sa inyo, mahal na hari, at kung inyong mamarapatin. Amen? Ganon siya mangusap sa kanyang asawa. Mga misis, para makuha niyo ang laman ng wallet ng inyong mga mister, okay, huwag tayong masyadong rude magsalita sa ating mga asawa. Sabi ng Reyna,
kung ako'y nakalulugod sa iyo, mahal na hari, at kung inyong mamarapatin, pwede ba makahingi ng 50,000? Bibili ako ng Hermes bag. Di ba? Pero may mga time, may mga misis na napaka namamalayan na ng mister, bibili, pipila si mister sa mall, no? Kukuha ng sapatos. Gusto niya, kailangan niya sa trabaho eh. Kay pudpud na eh. So pagpila niya doon, sir, 1,500. Pagdukot, takaw! 20 na lang ang laman. Natawag, kinuha mo ba yung pera ko dito? Oo, bakit? Nireklamo ka? Wala. Samantalang siya, kung ako'y nakalulugod sa inyo, mahal na hari, o may mga misis ha, practice niya yan. Sigurado, kalahati ng kaharian ibibigay sa inyo. Kung mamarapatin po ninyo, ay iligtas ako at ang aking lahi. Next. Ako at ang aking lahi ay ipinagbili upang lipulin. Kami ipinagbili para maging alipin namang magsasawalang kibo na po ako sapagkat ang daranasin naming hirap ay alangang itumbas sa magiging abala ninyo sa pagliligtas pa sa amin. Itinanong ng hari, sinong umisip na gumawa nito? Siya naroon ngayon. Sumagot si Esther. Isa po siyang kaaway, si Haman. At si Haman ay nangangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Galit na galit at nagtindig ang hari at nagpunta sa hardin. Naiwan si Haman at nagmamakaawa kay Reyna Esther sapagkat parang nakikinita-kinita na niya ang gagawin sa kanya ng hari dahil sa matinding galit ito. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa likmuang o yung couch. Okay? Na kinahihiligan ng Reyna dahil dito, pagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya ng masama ang Reyna sa loob pa naman ng aking pamamahay, hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, si Haman ay sinunggaba ng mga tagapaglingkod at inilabas na may takip ang mukha. Na magkagayon, sinabi ni Harbona, isa sa mga tagapaglingkod ng hari, nagpagawa si Haman ng isang bitayan para kay Mardokeo na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas mo ng bitayan ay 75 talampakan na naroon sa tabi ng kanyang bahay. Sabi ng hari, doon siya bitayin. Utos ng hari at binitay nga roon si Haman at napawi ang galit ng hari. Yung pinaplano niyang masama, sa kanya nangyari. Mga kapatid, mapapansin ninyo, nagbabago ang sitwasyon dahil may Diyos. Lagi kong naalala, pag ako ay nagsusumbong kay pastor, ibig sabihin, hindi nagsusumbong na may umaway po sa akin, pastor, hindi ganun. Ang point, yung ibig ko sabihin, pag ako ay mayroong dalahin sa puso, may nagsalita ng hindi maganda sa akin, siyempre, may mga time, dadamdamin mo yun eh. Lagi sinasabi sa akin ni Pastor Jesse, magpa-api ka na. Magpa-api ka na lang. Bakit? Hindi natutulog ang Diyos. Yung mga nagmamataas, yung pinaplano niyang gawin sa mga Hudyo, bibitayin niya doon, sa kanya nangyari. Kaya, napakahirap na tayo magkaroon ng ganung puso. Sabi ng salita ng Diyos, Proverbs chapter 22, verse 22 hanggang 23, huwag mong sasamantalahin ang kahinaan ng mahirap ni pagmamalabisan ng dukha sa harap ng hukuman pagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nangaagaw sa mga iyon. Woo! Amen! So stay, mag-stay tayo sa position na tayo ay mayroong humble heart. Amen po mga kapatid. Hindi aksidente na ito'y pinasulat ng Diyos sa Bible. Ito'y purpose talaga nito para sa atin na inabot ng mga panahon ngayon. Sabi ng salita ng Diyos, for God resists the proud, but He gives grace to the humble. Kaya ang nasa ating mga outline, how to practice humility. Sa lahat ng bagay, ang may likhay ako,
Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob sa aking salita. Siya ay may takot. So yung mga humble person, yun yung mga appealing kay Lord. Kaya sa ating mga outline, how to practice humility. Number one, give preference to others. Romans chapter 12 verse 10, sa Tagalog, tingnan natin. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit ang pagpapahalaga nila sa inyo. Ibig sabihin, mag-ibigan na parang tunay na magkakapatid. Ganun tayo magtitinginan. Ganun tayo tumingin sa tao. Parang kapatid mo siya. Tunay na kapatid. Amen po. Kung kapatid mo siya, gusto mo ba siyang mabitay doon sa bitayan? Of course not. Ipagtatanggol mo siya. Kung kapatid mo ba siya, masaya ka ba na ang maganda ang sasakyan mo pagkatapos siya naglalakad? Siyempre hindi. Amen po. Pahalagahan nyo ang iba ng higit ng pagpapahalaga nila sa inyo. Sa Philippians chapter 2, okay. Philippians chapter 2, verse 3 to 8, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo tulad. Magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. So meaning, ang point ng salita ng Diyos, pag may angat ka sa buhay, okay? Pag may nakikita ka na ibang tao or mahal mo sa buhay na hindi kasing taas ng level ng iyong naabot, hindi nang tayo na para siya pulaan mo, siya ay, yan lang ba ang bahay ninyo? Granite, yung bahay na, punta ka sa bahay, makikita mo granite. Amen po. Sa halip na ganun ang gawin natin, why not na ipag-pray mo sila, Lord? At least, Lord, i-bless mo naman po itong kapatid kong ito. Lord, dumating naman ang time, maipatals man lang niya yung bahay niya. Panginoon, nawa, itong kapatid ko, pagpalain niyo po siya, yung kanyang mga anak nawa ay makapag-aral, o kung may pagkakataon ka, mayroon kang kakayahan, paaralin mo yung kanyang mga anak. Kaysa tayo mag-look down sa kanila, yung i-degrade natin sila. Amen po. Misa nakakalungkot sa mga reunion na pinag-uusapan yung mga accomplishments. Kumusta na ba mga anak mo? Mga anak ko'y graduate na. Mga anak mo, kumusta na? Nung pumunta kayo dito, kanino kayo nakiangkas? Nag-bagging kayo, no? Papunta dito, bagging. Galing kayo bundok eh. Ayun po. O, sapatos mo, kanino mo nahiram yan? Verse 4. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Hindi lamang ng inyong sarili. Give preference. Yung preference, salitang preference, yun ay parang yung paborito mo. Yung gustong-gusto mo. Halimbawa, sa mga pagkain, I prepared, prepare ko ang lechon kumpara sa adobo, kumpara sa, yun ang ibig sabihin nun. Yung gusto mong bagay. Amen. So, ibig sabihin, give preference, pahalagahan mo sila. Yung mga bagay na mahalaga sa'yo, pero kailangan niya, bigay mo sa kanya. At least prayer, meron kang magagawang tulong. Amen po. Kaysa tingnan mo siya mula ulo hanggang paa, pwede mong gawin yon. Tingnan mo siya mula ulo hanggang paa, at pag nakita mo yung pangangailangan niya sa kanyang katawan, umuwi ka ng bahay, kunin mo at bigay mo sa kanya. Amen. Pagdadalaw kayo sa isang kaibigan ninyo o mahal niyo sa buhay, hindi nyo kanin tip. Kunwari, makikinom kayo. Tapos, ay, kung kakita ng tubig, hindi, ako na. Buksan mo yung rep. Pag nakita mo walang laman, tumakbo ka na. Pumunta ka sa palengke. Ibili mo siya. Di ba? Amen. Pagpapalain ka ni Lord pag ganun. Nakiinom ako, pagtingin ko sa rep, puro tubig. Yung ganun pa sa rep namin. Pagbukas mo ng rep ko, para kang nasa Bella Mart. Wow! Eh di ikaw na. Amen po. Give preference to others. Yun ang number one. Verse 5.
magpakababa kayo tulad ni Kristo. Na si Lord Jesus, siya Diyos ng mga Diyos, may likha ng lahat ng bagay, may ari ng lahat. Pero sabi niya, magpakababa kayo tulad ni Jesus Christ. Kahit siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na natiling Diyos, kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito, namuhay siya na isang alipin, nag-serve. Naghugas siya ng paan ng kanyang mga alagad. Siya'y Diyos. Yung iba, manager pa lang. Hindi mo na mapagwalis. Si Diyos, sa halip, kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, pwede siyang mamili ng mga sosyal na ospital. Kaya ba niyang pumili? Yes. Pero mas pinili ng Panginoon sa Kristo na doon siya sasabsaban. Mabuti pa ang iba nga sa inyo, pinanganak sa ospital eh. Naring aircon pa eh. Yung iba nga sa inyo, mga painless pa. Di ba? Yung iba, para hindi talaga mahirapan, cesarean. Sir, Doc, pili ka ng medyo hindi kita doon sa bikini ko ha, pag nag-bikini ako, yung tago yung tahe. Magkano po ba? 60 mil. Wow! Merong mura, 5,000 na katayo. Katayo. Okay. Pero si Lord Jesus, katulad siya ng karaniwang tao, siya nagpakababa, naging masunurin hanggang sa kamatayan? Oo. Hanggang sa makakamatayan sa krus. Lagi siyang may time sa mga tao, si Jesus. Kahit siya may pupuntahan niya yung anak, galing siya sa lugar na to, pagkatapos tumawid siya sa kabila, dinaan sila ng bagyo, tandaan niyo yung istorya, binagyo sila, tapos nirebuke ni Jesus ang bagyo, at pagkatapos dumating sila doon sa kabilang ibayo, na na-encounter niya yung lalaki na possessed ng 2,000 demonyo, pagkatapos niya, battle yun eh. Amen. Sa mga naka-experience sa spiritual battle, hindi yung madali. Talagang emotion, ang physical, medyo mapapagod ka. Pagkatapos no, na ma-deliver yung mga taong yun, nireject pa siya na, si Jesus ng mga tao, pinaalis siya. So bumalik siya doon sa lugar na yon, pagod na pagod siya, so galing sa biyahe. Pagdating niya, may sumalubong na tao sa kanya, Lord Jesus, yung anak ko, agaw buhay, puntahan natin. Hindi sinabi ni Jesus na, ano ka ba? Kita mo naman galing pa doon sa kabilang ibayo. Binagyo kami. Na-encounter ko yung possess. Nireject ako ng mga tao. Pagdating ko dito, pwede mo pagpahingahin mo naman ako. Sabi ni Jesus, okay, punta tayo. Pagpunta nila, habang si Jesus naglalakad, mayroong isang babae na inaagasan ng dugo for 12 years. Sabi ng babae, mahipo ko lang laylan ng kanyang damit, gagaling ako. So gumaling yung babae. Pero si Jesus, meron siyang pupuntahan. Meron siyang appointment. Pero meron siyang time para maabala. Meron siyang time sa'yo. Pwede mo siyang abalahin. Hindi siya katulad ng mga presidente na kailangan mo ng appointment. Sabi ng salita ng Diyos, call unto me in the day of trouble, I will deliver thee and you shall glorify me. Tawagan mo ako sa panahon na mayroong kabagabagan, tutulungan kita. Lagi siyang may time sa atin. Kahit siya'y King of Kings and Lord of Lords. Why? Because He is a servant King. Si Jesus. Paano pa kaya tayo? Wala pa naman tayo sa kalingkingan ng posisyon ni Jesus Christ. Amen. Kaya gusto niya yung love mag-manifest sa atin. Paano? Give preference to others. How do you spend your time? Paano yung time mo ni-spend mo sa buhay mo? Kumusta yung mga anak mo? Meron ka bang time sa kanila? Misis mo? Anong number one need ng misis mo? Baka kailangan niya ng masahe. Hindi masahihi mo naman. Di ba? Stressful ang buhay. Mahirap, baka mahirap ang trabaho niya. Marami siyang assignment. Give preference to others. So what? Kung ikaw ang lalaki? Porkit ba ikaw ang lalaki? Hindi na pwedeng gawin yon. Si Jesus nga, Diyos eh. Naghugas ng paa ng mga alagad eh. Tayo pa, tao lang. Hindi tayo makapaglaba. Yan ang commitment ko. Binata pa ako, naglalaban ako.
Amen po. Humility. Humility is not thinking yourself less of yourself. Okay? Yourself less. Ibig sabihin, yung parang minamaliit mo sarili mo. Sa halip, ang humility, hindi mo laging iniisip ang iyong sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Yan ang tunay na kababaang loob. Kahit anong posisyon mo, pwede kang maabala. Amen. Mga kapatid. Hindi ako nagpipreach na dahil ako ay perfect na sa bagay na to. Actually, bago ako mag-preach, ako unang may tama. Kasi ako ang nagbubulay-bulay nito, pinagbubulay-bulayan mo. Ang salita ng Diyos, sabi sa salita ng Diyos, ang salita daw ng Diyos ay parang tabak na magkabilang talim. O di tigi sa tayo noon. Isang tama sa inyo, isang tama sa akin. Amen po. So walang perfect dito. Lahat tayo nag-aaral ng love. Amen mga kapatid. Number two. Hindi tayo pinanganak na tayo ay mahusay na sa bagay na to. Kaya nakalagay dyan, practice. Sabihin nyo nga po yan, practice. So practice, learn from others. Tayo ay maging teachable. Kasama ng humility is teachability. Okay, pwede tayong maturuan. Amen po. Pag tayo ay teachable, merong tatlong good reason na maaaring magkaroon tayo. Una, you will be likable. Sabi Proverbs 15 verse 12, ang palalo ay ayaw mapagsabihan, ngunit lalapit at hindi lalapit sa taong may kaalaman. Yung mga proud people, hindi sila maturuan. Pero yung mga gusto ng kababaang loob, sila ay open sa correction, open sila sa suggestion. Amen po. Kaya maraming mga tao, gustong-gusto sila. Alam niyo ba kung saan nag-end yung istorya ng kay Mordecai? Gusto niyo malaman? Basahin niyo sa Bible. Pag-uwin niyo. Bigay ko na. Esther chapter 10 verse 3. Okay. Dito nag-end yung istorya ni Mordecai. Si Mordecai, na punong ministro ng Haring Aswero, tinan nyo, mahal ng taong bayan. Likeable. Why? Sapagkat wala siyang iniisip, kundi ang kanilang kapakanan. Likeable. Mahal na mahal siya ng mga tao. Alam ng tao ko talaga meron kang deep concern sa kanila. Nararamdaman nila yon. Amen po mga kapatid. Kaya, gusto ng Panginoon, matutunan na practice giving preference to others. Number two, practice learning from others. Okay? Una, magiging likable tayo. Pangalawa, mas magiging wise tayo. Okay? We will be wiser. Tingnan niyo po, sabi dito sa Proverbs 15 verse 12, mockers don't love those who rebuke them. Ayaw nila nung may nagtuturo sa nag-rebuke sa kanila, nag-correct sa kanila. So they stay away from the wise. So, ano nangyayari? Hindi sila nagiging wise. Nananatili sila doon sa mentalidad ng pagiging prideful ng mga tao. Ayaw ni Lord na manatili tayo ng ganon. Amen. Proverbs 15 verse 32. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa saway, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Amen, mga kapatid. So, maging humble enough tayo na tumanggap tayo ng turo. Hindi ako mekaniko. Ako'y mangingisda. Pero may mga time, pagka nagkaka-diferensya yung sasakyan ko, mabuti na lang ako'y pinagpala ng Diyos sa isang kaibigan, okay, na mekaniko. May mga time na may ginagawa siya sa bahay nila. Okay? So, ang gagawin ko lang, tatawag ako. Pwede po bang magtanong? O, ano yon? Yung preno ko kasi matigas, tapos ayaw kumagat. Nako, hydroback yan bro. Pastor, hydroback. Eh, ano po ba ang solusyon dito? Bibili ka ng bago. Magkano? 1, 2. Pagkatapos, di bumili ako. Eh, hindi ako marunong magkalas. Ano po ba ang uunahin kong kalasin? Ano yung open? Open ka. Di ba? Hindi mo alam mong may ginagawa siya. Pwede bang aabalahin mo yon? Pwede bang pumunta ka dito? Pastor mo ako. Ayun po. Tawag ako.
talaga namang masakit yung ganto ko hanggang ngayon dahil nasa ilalim pa rin yung pedal ng brake. Ang hirap pala kalasin nun. Pero, mas nagiging wise. Hindi ako nag-graduate ng mekaniko, pero marunong ako magpalit ng hydrovac. Amen. So, nakakatulong. Yung nadadagdagan ng kaalaman natin kapag tayo open. Kapag tayo open, mas nagiging wise tayo. Amen po. So, yun ang gusto ni Lord na matutunan natin, yung humility. Kaya, pangatlo, practice admitting when I am wrong. Practice tayo. Mag-sorry. Sorry po. Pag nagkamali ka sa iyong asawa, kahit ikaw ay tatay o ikaw ay nagkamali ka sa iyong anak, sorry. Sorry anak, pasensya ka na. Kamali si Papa. Okay? Amen. Proverbs 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Number 4. Practice. I-practice natin. Practice surrendering your plans to God. Yun ang ultimate na sign ng humility. Surrender your plans to God. Lord, ito po ang plano ko, ngunit ang kalooban mo ang mangyari. Hindi ang kalooban ko. Katulad ni Jesus Christ, nung siya ay nasa garden, di ba? Sa Garden of Gethsemane. Pwede niyang takasan yung nakaabang sa kanya na suffering. Pero dahil mas nangingibabaw sa kanya yung love sa ating lahat, sabi ni Jesus Christ sa kanyang prayer, Ama, kung maaari, pwede mong alisin sa akin yung sorrow ng paghihirap na to. Ngunit hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Meaning, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, kung sa buhay natin, hindi tayo nare-recognize, surrender it to God, Lord. Ikaw naman ang nakakalam ng motibo ng puso ko eh. Kung bakit ko ginawa to, bakit ako gumawa ng ganitong bagay. Ikaw nakakalam, Lord, sinusurrender ko yun sa iyo. Okay lang na hindi ka makita ng mga tao, ma-recognize, mabanggit ang pangalan mo dito sa pulpito. Amen. Okay lang po yun, Lord. Basta kalooban mo mangyari. Amen. Kaya sabi ng Romans chapter 6 sa inyong mga outline, sabi diyan, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos. Surrender. Surrender mo kay Lord. Bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Pag ipinailalim natin ang buhay natin kay Lord, alam niyo bang mas gagaan? Mas gagaan ang buhay natin dahil katulong natin siya sa pagpasan ng mga pasanin natin sa ating buhay. Tutulungan niya tayo. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 11, last verse, sabi ni Jesus sa 28, sabi niya, come unto me. Come unto me. Ayun niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at pagpapahingihin ko kayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ibig sabihin, gusto ni Jesus, partnership. Kapamatok mo siya, partnership. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Learn from me. Sabi ni Jesus, ano ba si Jesus? Ako'y maamo. Hindi siya aggressive. May mga time, because of pride, maraming mga tao aggressive. Gustong kumita kagad ng pera, gustong kilalanin kagad, agresibo. Gagawa ng illegal para lang kumita ng pera. Makilala siya. Papatay para lang mapaupo sa posisyon na gusto niya. Amen? So, ang buhay, mas lalong humihirap, mas lalong bumibigat. Marami kang pagtataguan, marami kang hindi ka makakatulog sa gabi. Mas humihirap ang buhay natin. Samantalang, pag in-offer mo kay Lord, sabi ni Jesus, learn from me, ako'y maamo at mababang loob, makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Amen. So, reviewin natin. How to practice humility. Number 1, give preference to others.
Okay. Number two, learn from others. Number three, admit. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Admit when I am wrong. Di ba? Sa mag-asawa, ito ang isa sa mahirap. Kahit sinasabi namin sa couples, oh, mga lalaki, mag-practice naman kayo mag-sorry. Okay. Eh, sorry na. Di nagpa-practice si Mr. ng sorry. Sorry na. Si Mrs. ayaw pa rin. Sorry ka ng sorry. Inuulit mo naman. Tama, mga Mrs.? Tama. Oh. Tinanong ko yung Mrs., yung bang kasalanang hiningi mo ng tawad sa Diyos, hindi mo na naulit? Pero you still always saying sorry to God. Tama? Pero Lord, tinatanggap niya yung sorry mo. So kung paano tinatanggap ni Lord ang sorry mo, ganun mo din ang gawin sa iba. Pag nag-sorry siya sa'yo, accept it. Amen. 6 p.m. every Saturday. HDBC Couples. Libre na hapunan. Okay? Number four. Surrender our plans. Our plans to God. Amen. Walang napapala ang taong boastful. Pero yung mga taong may humble heart, sila yung pinararangalan ng Diyos. Amen po. So tayo manalangin. Thank you, Father God. Lord, patawad po, Panginoon. Ako po ay palalo. Pinagyayabang ko yung mga bagay na meron ako. Pero, hindi kita isinasama sa parangal. Sa totoo lang, Lord, ikaw naman po ang nagbigay nito sa amin. Lord, ikaw naman nagbigay sa akin ng mga blessing. May mga pagkakataon, Lord, yung pagpapala na binigay mo sa akin, nagagamit ko pa na pagmamalaki sa iba. Panginoon, patawarin niyo po ako, Lord. Patawarin niyo po kami. Panginoon, nadalain ko po na ang blessing na ito sa halip na aming ipagmalaki, kung ito man ay posisyon, ito man ay pera, ito naman ay ari-arian, Lord, nawa, ito ay mas magamit sa ikararangal lang yung pangalan. Hindi po sa ikararangal ng aming pangalan, Panginoon. Dahil kung hindi mo kami binigyan ng lakas, hindi kami makakapaghanap buhay. Kung hindi mo pinasisibol ang palay, wala po kaming mabibiling bigas. Kung hindi mo pinaanak ang mga isda, ang mga baka, ang mga manok, ang mga baboy, Lord, kung hindi mo sila pinapaanak, wala naman po kami mabibiling pagkain, Panginoon. Mamamatay din kami sa gutom kahit may pera kami. Kaya Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Nadalain ko po kami pong lahat na narito. Gawin niyo po kami blessing, Panginoon. Lord, makita po sa amin ang humility. Lord God, kababaang loob. Nawa matuto kaming magbigay, magpaubaya sa ibang tao. Panginoon, huwag po naming ipagpilitan ang aming rights, Lord. May mga pagkakataon, nagagalit po kami pag kami nagpapagas sa gasoline station at may sumisingit sa amin, Lord. Nagagalit po kami sa aming isipan, pinupula namin sila. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord, na kami po'y nagiging palalo. Sa halip, Panginoon, ipagpasalamat po namin yung mga blessing na binibigay niyo po sa bawat isa po sa amin na aming nai-enjoy, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, sa iyong pagtuturo po sa amin. Adalain ko po, Lord, na pag dumating ang testingan, maalala po namin ang mga salitang ito. Thank you, Father. We give you praise, Lord. In Jesus' name. Amen.